Sa pagpapatuloy ng ika-64 na edisyon ng Palarong Pambansa, plano ng defending champion ng National Capital Region na muling masungkit ang kampyonato ngayong taon. Ang sentro ng balita mula kay Bernadette Tinoy. Sa ikatlong araw ng aksyon ng 2024 Palarong Pambansa na ginaganap sa Cebu City, ilang rehiyon na ang humakot ng medalya sa iba't ibang sports event. Matapos naman tanghaling overall champion noong nakaraang edisyon, puntirya ng mga kumakatawan sa National Capital Region na mapanatili ang titulo ngayong taon. Ayon sa Education Program Supervisor ng DepEd-NCR na si Marita Aquino, bagamat maraming mga lalawigan ang pamalas ng galing sa torneo, magsisilbian niya itong motibasyon sa mga atleta na mas pag-igihan ng pagsabak sa laro. Meron na tayong mga places na nakuha, meron na rin tayong gold so far. So we are still hoping and looking forward sa marami pang gold na ipapanalo namin. Aabot sa 1,000 ang delegado mula sa Metro Manila, kaya patuloy na umaasa ang coach na si Prey Sultan na mas darami pa ang mananalo sa torneo. Lahat ng lakas, lahat ng power, gagawin nila para mag-champion kami ulit ngayon sa taon. Sa bagong datos na inilabas ng Patimpalak, as of 11 o'clock a.m., napanatili ng NCR ang liderato sa overall rankings na may 35 ginto, 20 pilak at 32 tanso. NCR din na nangunguna sa elementarya na may 16 golds, 8 silver at 13 bronze, habang nakuha rin ng Metro Manila ang top spot sa secondary na may 19 golds, 12 silver at 19 bronze. Sa Lunes matatapos ang competition proper ng Palarong Pambansa, kung saan inaasahan na dito na rin malalaman kung aling rehiyon na nakapagtala ng pinakamaraming gintong medalya. Mula rito sa Cebu City, Bernadette Tinoy, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.